Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Diyos Ama, salamat po sa dakila at kamangha-manghang biyaya at pag-ibig na ikaw ay nahabag sa amin na nararapat sana sa pagkawasak. Ngunit, hinugasan mo ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo upang hindi na kami mahatulang muli. Sa oras na ito, kami na tumanggap ng pag-ibig at biyaya ng Panginoon ay nagtitipon-tipon ng sama-sama sa lugar na ito. Samahan mo po kami, Panginoon, sa oras na ito at pakiusap, buksan mo po ang aming mga puso at isipan. Tulungan mo po kami na magkaroon ng mahalagang oras na balikan ang taong ito at pag-isipan kung paano kami dapat na mabuhay. Pakiusap, samahan mo po si na Pastor Johan Rhee na namumuno sa winter retreat sa Central Japan at ang lahat ng kanyang mga kasama. Tulungan mo po na ang Ebanghelyo ng Panginoon ay maipangaral ng mas aktibo sa buong Japan. Pakiusap, tulungan mo po kaming magamit ng mahalaga sa gawain na nagpapatutuo ng Ebanghelyo ng Panginoon sa buong mundo. Sa oras na ito, naway samahan kami ng Espiritu Santo at naway ang gawain mo, Panginoong Diyos, ang kumilos at tumulong sa amin upang ito'y maging aral sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Samuel, Kapitulo 12, simula verse 1. Ikalawang Samuel, chapter 12, verse 1. Babasahin ko po simula verse 1. At isinugo ng Panginoon si Nathan kay David. Siya'y pumaroon sa kanya at sinabi sa kanya, "May dalawang lalaki sa isang lungsod, ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. Ang mayaman ay mayroong napakaraming kawan at bakahan. Ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay liban sa isang munting babaeng kordero na kanyang binili. Kanyang inalagaan ito at lumaki sa piling niya at ng kanyang mga anak. Kumakain ito ng kanyang sariling pagkain at umiinom sa kanyang sariling inuman at humihiga sa kanyang kandungan at sa kanya'y parang isang anak na babae. Noon ay may dumating na manlalakbay sa mayaman. Ayaw niyang kumuha mula sa kanyang sariling kawan at sa kanyang sariling bakahan para sa manlalakbay na dumating sa kanya. Sa halip ay kinuha niya ang kordero ng taong mahirap at inihanda sa lalaking dumating sa kanya. At ang galit ni David ay labis na nagningas laban sa lalaki at kanyang sinabi kay Nathan, "Habang buhay ang Panginoon, ang lalaking gumawa nito ay karapat dapat na mamatay. Kanyang ibabalik ang kordero na may dagdag na apat, sapagkat kanyang ginawa ang bagay na ito at sapagkat siya'y walang habag." Sinabi ni Nathan kay David, "Ikaw ang lalaking iyon." Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, "Binuhusan kita ng langis upang maging hari ng Israel at iniligtas kita sa kamay ni Saul. Ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong kandungan at ang sambahayan ng Israel at ng Juda. At kung ito ay maliit pa, ay daragdagan pa kita ng higit. Bakit mo hinamak ang salita ng Panginoon upang gumawa ng masama sa kanyang paningin? Tinaga mo ng tabak si Urias na Hiteo at kinuha mo ang kanyang asawa upang maging iyong asawa at pinaslang mo siya sa pamamagitan ng tabak ng mga Amonita." Ngayon, si Pastor Johan Rhee ay nagpunta sa winter retreat sa Central Japan, kaya nga po narito ako sa harapan ninyo sa halip na siya. Mahirap mag-evangelize sa bansang Japan.
Kaya inaasahan ko po na idadalangin ninyo ang gawain ng mga misyonaryo sa Japan at patuloy na pagtuunan ito ng pansin. Sa araw na ito, pagtutunan po natin ng pansin ng talata dito sa verse 7. Sabi po, sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. At gusto ko pong ipangaral ito pong talatang ito. Ang chapter 11, gumawa ng pangangalo niya si David sa pamamagitan ng asawa ni Urias at pinatay niya si Urias. Ngunit hindi tunay na nagsisi si David kahit na nahihirapan siya sa kanyang puso. Kaya sinugo ng Diyos si Propeta Nathan upang magsalita ng isang halimbawa. Ito ang mga salita mula chapter 12 verse 1. Upang tulungan si David na maunawaan kung gaano kalaki ang kanyang naging kasalanan. Kaya dito muli sa 2 Samuel chapter 12 mula verse 1, may dalawang lalaki sa isang lungsod. Ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. Ang mayaman ay mayroong napakaraming kawan at bakahan. Ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay liban sa isang munting babaeng kordero na kanyang binili. Sa verse 4, noon ay may dumating na manlalakbay sa mayaman, ayaw niyang kumuha mula sa kanyang sariling kawan at sa kanyang sariling bakahan. Kaya kahit na may napakaraming bagay na maaari siyang ihanda, ang mayaman, kinuha niya ang babaeng kordero ng mahirap at iyon ang inihanda sa manlalakbay. Kaya nung marinig ito ni David ay nagalit siya ng sobra. Kaya sa verse 5, at ang galit ni David ay labis na nagningas laban sa lalaki at kanyang sinabi kay Nathan, habang buhay ang Panginoon, ang lalaking gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay. Sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ikaw ang karapat-dapat na mamatay. Hindi ba napakarami mo? Marami kang asawa? Si David ay naging hari ng Israel. Sinabi ng Diyos kay David, bibigyan na kita o bibigyan pa kita kung nais mo pa ng higit. Ngunit bakit kinuha mo ang asawa ng iba at pinatay mo pa ang kanyang asawa? Ikaw ang taong gumawa ng napakalaking kasalanan gaya ng taong ito. Kesa verse 13, at sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Doon po inamin niya ang kanyang kasalanan kahit na siya na po yung hari. Kaya anong maaari nating malaman kapag pinag-isipan natin ang mga salitang ikaw ang lalaking iyon? Maaring hindi labis na kilala ng mga tao ang kanilang sarili. Sabi dito, ikaw ang lalaking iyon. Minsan, hindi natin naiintindihan ang ating sarili at nagsasalita ang mga tao at iniisip nila, ang taong iyon ay dapat na mamatay. Kapag gayon, kalaking kasalanan ng kanyang nagawa, nakikita nila. Ngunit hindi nila nalalaman na sila man ay mga taong nararapat na mahatulan din at mamatay sa harapan ng Panginoon. Dito, ganap na naunawaan ni David ang kanyang kasalanan at inamin niya ito sa harapan ng Diyos. At sa huli, siya'y napanauli. Ngunit si David ay tumanggap ng napakalaking disiplina dahil sa kanyang kasalanan sa pagpatay niya kay Urias at nakagawa siya ng pangangalo niya sa asawa ni Urias. Kaya si David ay nagkaroon ng anak sa kanyang naging relasyon kay Bathsheba, ngunit kinuha ng Diyos ang batang iyon. Ngunit noong nagsisi si David, ibinigay sa kanya ng Diyos si Solomon. Ngunit nakatanggap siya bago noon ng napakaraming disiplina. Kaya ngayon, nais ko pong pag-isipan natin ang tungkol sa sinabi ditong, ikaw ang lalaking iyon. Titignan natin to sa iba't ibang pananaw. Pero maaaring masaktan ang inyong mga puso ng kaunti, pero ituring niyong kayo ang tinutukoy dito. Ikaw ang lalaking iyon. Pag-iisipan po natin ito sa negatibong aspeto at maging yung positibong aspeto. Ikaw ang lalaking iyon. Napakahalagang paksa nito na kailangan nating isaalang-alang sa ating mga puso. Mayroon pong kwento, isang apong lalaki ang naglagay ng maraming keso sa ilong ng kanyang lolo bilang isang biro noong natutulog yung lolo niya. At noong nagising na yung lolo, naisip niya na ang buong kwarto ay napuno ng amoy ng keso. At nang lumabas siya, naamoy niya pa rin yung keso. Kaya inisip niya na ang buong bayan ay napuno ng keso.
Pero ano po ba talaga ang dahilan? Ito po ay dahil may keso sa kanyang ilong. Maring tayong madalas na magkaroon ng mga maling paghatol gaya nito. Kaya dapat isipin natin, ikaw ang lalaking iyon. Minsan, hindi natin alam na tayo na pala ang sanhi ng problema. Tignan po natin sa unang hari, chapter 18. Verse 16 hanggang 18. Sa gayoy humayo si Obadias upang salubungin si Ahab at sinabi sa kanya, at si Ahab ay humayo upang salubungin si Elias. Nang makita ni Ahab si Elias, sinabi ni Ahab sa kanya, ikaw ba iyan? Ikaw na nanggugulo sa Israel? Siya'y sumagot, hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama, sapagkat inyong tinalikuran ng mga utos ng Panginoon at sumunod sa mga Baal. May tatlong taggutom noon sa bansang Israel, tatlong taon. Ngunit si Ahab, inisip niya na ang malaking taggutom ay dumating sa kanila dahil kay Elias. Hindi niya alam na ito ay dahil sa kanya, kahit na pinahintulutan ng Diyos ang tatlong taon ng taggutom bilang parusa dahil pinakasalan niya si Jezebel at dinala niya ang pagsamba kay Baal sa Israel. Kaya inisip niya na si Elias ang kaaway. Subalit sa verse 17, nang makita ni Ahab si Elias, sinabi ni Ahab sa kanya, ikaw ba iyan? Ikaw na nanggugulo sa Israel? Siya'y sumagot, hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama, sapagkat inyong tinalukuran ng mga utos ng Panginoon at sumunod sa mga Baal. Kaya dito, hindi lubusang kilala ni Ahab ang kanyang sarili. Ngunit hindi lang ito kwento ng ibang tao. Kapag tinignan din natin si Job, may tatlong kaibigan na nagpunta kay Job at nakipagtalo sa kanya noong nakaranas si Job ng maraming sakuna. Nagsabi ng maraming bagay si Job tungkol sa Diyos dahil nagalit siya sa kanila. At ano ang sinabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, sino ba itong nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman? Ibig sabihin na kahit na maraming alam si Job tungkol sa Diyos, hindi pa rin niya sinabi lahat ng mga tamang bagay. Tingnan natin Job 38. Job chapter 38. Verse 1. At mula sa ipo-ipoy sumagot ang Panginoon kay Job, sino ba itong nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman? Bigkisin mo tulad sa lalaki ang iyong baywang, tatanungin kita at ikaw sa akin ay magsasaysay. Matalinong tao po si Job ng panahong iyon, ngunit nagpakita ang Diyos sa kanya at sinabi, sino ba itong nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman? Sinabi ng Diyos kay Job, sino ang nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman? Maring alam ni Job yung tungkol sa Diyos, pero kailangan niyang mas makilala pa ang Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos sa kanya ang salitang ito. Alam niyo po, lagi tayong nagsasalita tungkol sa Diyos, sa church, at sa ibang mga bagay. At maaaring marami tayong kakulangan. Kahit nakilala na ni Job ang Diyos ng panahong iyon, sinaway pa rin po siya ng Diyos. Sabi sa sino ba itong nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman? Kaya gusto kong pag-isipan ang tungkol sa katagang ikaw ang lalaking iyon. Sa pamamagitan ng dalawang pananaw po ito, positibong pananaw at negatibong kahulugan, at higit sa lahat, pag-iisipan natin ang tungkol sa paghatol sa ibang tao. Kaya una, pag-isipan natin ang paghatol sa ibang tao, tignan natin, Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, verse 1. Simula po verse 1,
Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? O paano mong nasasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, samantalang mayroong troso sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata, at nang magkagayon, makakakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Kaya bago tayo humatol sa ibang tao, sa paligid po natin, maring marami rin tayong kakulangan upang humatol sa ibang tao. Lagi nating hinahatulan ng ibang tao, pero tunay na dapat na tayo muna ang hatulan. Marami tayong sinasabi sa ibang tao, pero sa katunayan, ikaw ang lalaking iyon. Maaring tayo ang taong dapat na mahatulan. Kaya sabi, huwag humatol upang hindi kayo mahatulan. Sapagkat sa hatol na iyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Bakit natin hinahatulan yun pong ibang mga tao? Kaya gaya po ng sinasabi ng Biblia, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, sabi din, at sa panukat na inyong isusukat, kaya may sarili tayong isipan at pamantayan. Hinahatulan natin ang ibang tao sa pamamagitan ng ating panukat ng sarili nating pamantayan. Ang panukat ng ating pamantayan ay hindi pamantayan ng Diyos, kundi sa atin iyon. Kasi dito sa verse 2, at sa panukat na iyong isusukat ay susukatin kayo. Kaya kung susukatin natin ang ibang tao sa pamamagitan ng ating sariling panukat, susukatin din tayo ng parehong paraan. Marami tayong ginagawang paghatol dahil sa mahigpit nating pinangahawakan ang panukat ng ating pamantayan. Kailangan nating makita ang mga sitwasyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pero kung hahatol tayo sa pamamagitan ng panukat ng ating sariling pamantayan, ayon sa nararanasan natin sa buhay, maraming mga problema po ang mangyayari. Kaya sabi dito, bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? Nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Sinasabi rito na mayroon tayong puwing. Nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Nakikita na natin ang puwing sa mata ng kapatid. Pero anong ganda kung mas tinitingnan natin ang Biblia at kinikilala ang Diyos? Kaya bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo naman pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? Kaya siya na hindi pinag-iisipan ang kanyang sariling mga gawa ay madalas na humahatol sa ibang tao, at siya ay taong hahatulan din sa parehong paraan. Verse 4, o paano mong masasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, samantalang mayroong troso sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata, at nang magkagayon, makakakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Maaaring mas marami siyang problema kaysa sa ibang tao. Kaya kapag hinahatulan natin ang ibang tao, dapat nating pag-isipan na maaaring tayo ang taong mas dapat nahatulan. Kaya ikaw ang lalaking iyon. Nabubuhay po tayo sa panahon ng pagdadahilan kung saan maraming mga tao ang gumagawa ng napakaraming dahilan. Hindi nga natin alam kung ilang mga pagdadahilan ang mayroon sa panahon natin ngayon. Ito ang panahon ng hindi pagiging responsable para sa sarili, kundi paghusga at pagpuna ng mga tao. Bakit po? Dahil nagpapakamarunong sila. May sarili silang sukatan ng pananaw. Hindi nila sinusuri ang kanilang sarili. Nakita ko po sa isang pahayag, babasahin ko, sabi, kapag nagkaroon ako ng cancer sa baga dahil sa paninigarilyo, hindi iyon dahil naninigarilyo ako kundi dahil sa bansa na nagtitinda ng sigarilyo at sa kumpanya na gumagawa ng sigarilyo. Pinagpipilitan po niya na wala siyang ginawang mali.
naninigarilyo lang siya ng kaunti. Maraming tao ang nagsasabi ng dahil sa, kapag may nagaganap na aksidente. Pagkatapos nilang gumawa ng mga kasalanan, sinasabi nila, dahil sa genes, dahil sa kapaligiran, dahil sa relasyon, dahil sa iyo. Walang dahil, kasalanan niya. Pero kapag magandang bagay ang nangyayari, sasabihin nila, dahil sa akin, hindi tama ang ganitong sukatan. Isa pa pong kwento, naisulat tungkol po sa traffic, babasahin ko po, kailangan ko ang kotse pero isang luho ito para sa iyo. Ang executive sedan ay nararapat sa akin pero masyadong mahal ito para sa iyo. Pwede akong magmaneho sa siyudad papunta sa trabaho pero ang pagmamaneho mo ang nagdudulot ng matinding traffic. Ang mabilis na pagdadrive ko ay isang mabuting kakayahan. Ang mabilis na pagmamaneho mo ay kawalan ng ingat. Gaya po nito, marami silang sinasabing mga dahilan. Alam niyo po, noong nagpunta po ako sa Turkey, para po sa pilgrimage sa Holy Land, sa Israel, laging huli dumating yung pong guide namin. Hindi siya na nadating sa tamang oras at sinasabi niya, Inshallah. Ibig sabihin po ng Inshallah, kung luluubin ni Allah. Sa mundo ng Islam, kapag huli siyang dumating, sinasabi niya, Inshallah, at patatawarin daw siya. Dahil iyon daw ang kalooban ni Allah. Lagi silang may kahit huling dumating, dahil siguro ganoon siya nabuhay ng matagal na panahon. Ngunit hindi ganoon ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay relasyon sa buhay na Diyos, kaya hindi pwede ang pagdadahilan. Hindi yan tinatanggap. Ang pagdadahilan ay hindi tatanggapin sa harapan ng Diyos. Sa Revelation chapter 4, mula verse 6, may apat na buhay na nilalang. Sila ang mga anghel na serafim. Sabi doon, may apat na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang apat na nilalang na buhay na may anim na pakpak, ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob. Kaya may mata sila sa loob. Ang mga tao sa panahong ito ay may mga matang nakatingin lamang sa labas. Ngunit may ilang mata na nakatingin sa kanilang sarili. Kapag sinuri natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, maaaring makita natin ang maraming pagkakamali natin. Ngunit kapag sinasabi natin, ikaw ang lalaking iyon, hinahatulan natin ang iba ng walang ingat. Sapagkat maaaring tayo ang taong dapat nahatulan at parusahan. Kaya actually, ikaw ang lalaking iyon. Gumagawa tayo ng maraming dahilan sa ating buhay para hindi tayo lumago sa tamang pananampalataya. Ilang tao ang nagsasabi na, hindi kasi maayos ang sitwasyon ko upang maisagawa ko yung Christian life ko. Yung iba sabi, wala akong panahon para sa Christian life. Ngunit maraming mga Kristiyano ang nabubuhay sa pananampalataya sa kabila ng mga mahihirap na sitwasyon. Pero yung iba, kahit maganda yung sitwasyon, sabi nila wala akong panahon kaya hindi ko mapaglilingkuran ng Diyos. Talaga ba? Pero dumadalo sila sa kasalan kahit na wala silang oras. Sa kanila, ang kasalan ay mahalaga pero ang pagsamba sa Diyos ay hindi. Kahit nasabihin na parang may katwiran sila, maring nagdadahilan lang sila. Ikaw ang lalaking iyon. Tignan natin sa Biblia. Job chapter 5, verse 8. Job chapter 5, verse 8. Ngunit sa ganang akin, ang Diyos ay aking hahanapin, at sa Diyos ko ipagkakatiwala ang aking usapin. Sa ibang salita, ito ang sinasabi ni Eliphaz na Temanita. Si Job ang pinakareligyosong tao sa kanyang panahon at pinupuri talaga siya ng Diyos. Ngunit lahat ng kanyang kayamanan ay nawala, namatay ang 10 anak niya, at ang buo niyang katawan ay nagkasakit at naging labis na miserable po siya. Kaya nung nakita siya ni Eliphaz, naisip niya, maring nagkasala si Job. Kaya sinabi niya iyon na hinahatulan si Job. Dito sa chapter 5 verse 8, ngunit sa ganang akin, nakikita niya kung gaano nasa napaka seryosong sitwasyon si Job. Sabi niya, ngunit sa ganang akin,
Ang Diyos ay aking hahanapin at sa Diyos ko ipagkakatiwala ang aking usapin. Kumbaga sabi niya kay Job, kung ako ang nasa iyong kalagayan, hindi ako mahihirapan na gaya mo. Kung ako ikaw, masahanapin ko pang malapit ang Diyos at ipagkakatiwala ang mga gawa ko sa Diyos. Ito ang sinabi ni Eliphaz. Pero, hindi naman humarap si Eliphaz sa gayong mga paghihirap na pinagdaranas na daanan ni Job. May 10 anak si Job, namatay lahat ang 10 iyon. Nawala ang lahat ng ari-arian niya at ang buong katawan niya ay talagang may malubhang sakit. Kung si Eliphaz ang nasa gayong kalagayan, masasabi niya kaya ito? Ngunit sa ganang akin, ang Diyos ay aking hahanapin at sa Diyos ko ipagkakatiwala ko ang aking usapin? Masasabi kaya ni Eliphaz iyon kung siya na yung nasa paa ni Job? Kung dumanas ng parehong pagdurusa ni Job sa Eliphaz, maaring maging siya ang taong baka sumpain pa nga niya ang Diyos ng higit kaysa sa kay Job. At ganap niyang ipagkaila ang Diyos. Kaya hindi natin dapat sabihin ng mga ito kapag nagdurusa ang ibang mga tao. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo ba mapagtitiisan iyan? Kung ako sa iyo, mas magdadasal ako. At kung ano ang gagawin ko. Pero ang mga salitang ito ay maaaring mali. Kapag nakita natin ang isang taong bumagsak, sasabihin natin, hindi sa akin mangyayari iyon. Pero, alam niyo po, ikaw ang lalaking iyon. Maaaring mas masahol ka pa sa kanya. Dito po sinabi, na ngunit sa ganang akin, isa akong taong maaaring bumagsak kung walang tulong ang Diyos. Kung ako sa iyo, gagawin ko ang ganito at gayon sa sitwasyong ito. Pero maaaring maging mas malala pa kaysa rito ang mangyari kapag ikaw na mismo ang dumaan doon. Maaaring mas mahirap ang danasin mo kaysa kay Job at maaaring sa huli ay malagay ka sa mas matinding sitwasyon kaysa kay Job dahil hindi mo ito naranasan. Kaya basta mo lang sasabihin, ngunit sa ganang akin, ang Diyos ay aking hahanapin at sa Diyos ko ipagkakatiwala ang aking usapin. Paano kung ang isang sister ay nagdurusa ng labis dahil sa kanyang anak na nagdadalaga? May maayos siya dating buhay ng pananampalataya pero ngayon nahihirapan siya. At mari sabihin mo, oh, kung ako sa iyo, hindi ko yan gagawin. Noon kapag naranasan mo na ito, maunawaan mo, bakit mo ginagawa iyan? Bakit ka nakahiga? Bagaman nagkaroon ka ng maayos na buhay pananampalataya. Ang iba ay bigla na lamang nagkakasakit minsan. Kapag may sakit ka at lubusang nahihirapan, kung ako sa iyo, ganito ang gagawin ko sa sitwasyong iyan. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay maaaring hindi akma. Kaya dito po, sabi niya, ngunit sa ganang akin ang Diyos ay aking hahanapin, at sa Diyos ko ipagkakatiwala ang aking usapin. Ngunit dito, gaya ng sabi ng Biblia, ikaw ang lalaking iyon. Marahil isa kang taong mas malubha pa rito. Kung babasahin natin ngayon ang Biblia, nakita ng mga Israelita noon na tumawid mula sa Ehipto ang lahat ng 10 salot. Tama po? Nakita nila ang paghati sa dagat na pula, kumain sila ng mana, araw-araw bumaba mula ito sa langit sa kanilang 40 taong buhay sa ilang. Nangampasin ni Moises ang bato, lumabas ang tubig. Mahaliging ulap sa umaga at haliging apoy sa gabi. Sa gitna ng mga bagay na ito, di ba nagreklamo pa rin sila sa Diyos? At maaaring sabihin nyo, paano nila ito nagawa? Kung ako iyon, hindi ko yun gagawin. Ano ang sabi ng Biblia? Ikaw ang lalaking iyon. Habang naninirahan sa ilang ang bayan ng Israel, sa loob ng 40 taon matapos ang pagtawid, 3,000 ang namatay minsan dahil sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. At 23,000 ang namatay dahil sa pangangalo niya. Lahat actually ay nasa 24,000 na katao. Ngunit habang sinusubok ng Panginoon, kinagat sila ng ahas at marami ang namatay. Ngunit bakit karamihan sa kanila ay namatay? Nang gayon karami. Ito po ay habang nagrereklamo po sila. Namatay sila habang nagrereklamo. Ngunit hindi ito problema ng sino mang tao lang. Tulad ng pagrereklamo at pagkataba ng Israel, marami rin tayong kaso ng pagbubulong-bulungan at pagkadapa. Mayroon din tayong pusong nagrereklamo. At ang pusong nagrereklamo ay isang magandang lugar para ilagay ng Diablo ang masamang bagay. Kasi sinabi ng Diyos,
sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Ngunit kapag may reklamo, hindi ka nakukontento at kapag may puwang sa ating puso, sabi ng Biblia, huwag bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Kung mayroong puwang, kung gayon darating ang Diablo, at ilalagay ang lahat ng kanyang pag-iisip doon. Maari sabihin natin, hindi ako magiging tulad sa mga Israelita na umalis sa Ehipto. Gayunpaman, marami ang nadadapa rin sa kanilang buhay pananampalataya. Tingnan po natin sa Unang Hari, chapter 2, Unang Hari, chapter 2, verse 1. Sinabi ni David nang malapit na po siyang yung kamatayan niya, sinabi niya dito sa 1 Kings, chapter 2, verse 1 and 2. Chapter 2, verse 1 and 2. Verse 1, nang malapit na ang oras ng pagkamatay ni David, nagbilin siya ng ganito kay Solomon na kanyang anak, "Ako'y patungo na sa daan ng buong lupa, magpakalakas ka at magpakalalaki." Dito po, si David ay isang taong lubos na ginamit ng Diyos. Ngunit ngayon, siya ay nagsasalita na sa napapalapit na niyang pagkamatay. Sabi niya, "Ako'y patungo na sa daan ng buong lupa." Ang patutunguhan ng lahat ng tao sa mundo ay ang kamatayan. Kamatayan. Ang lahat ng mga nabuhay sa kasaysayan ay nabuhay, lumaki, nagdusa at nabuhay at kalaunan ay dumating sa kamatayan. Kaya nga sabi niya, "Ako'y patungo na sa daan ng buong lupa." Sinabi ni David kay Solomon, "Magpakalakas ka at magpakalalaki." Sinabi sa Biblia na si David ay patungo sa kung saan patungo ang lahat ng mga tao sa mundo. Ang isang dakilang tao na tulad ni David, ang taong ginamit ng Diyos, at ako ay tutungo sa patutunguhan ng lahat ng mga tao sa mundo, at ito po yung kamatayan. Ngayon po, sabi ni David na mamamatay din siya. Ngunit ngayon, maraming tao ang nag-aakala na hindi sila darating sa kamatayan. Namamatay ang ibang tao, ngunit hindi ako mamamatay. Yan ang isip nila. Iniisip nila na hindi sila mamamatay. Ano ang ibig sabihin ng Biblia sa ikaw ang lalaking iyon? Hindi ako mamamatay ng gayon, ngunit napakalapit lamang ng kamatayan. Ito po ang patutunguhan ng lahat. Ang lahat ay haharap sa kamatayan anumang oras. Silang mga naligtas at namumuhay sa katotohanan ay mamamatay ayon sa plano ng Diyos. Ngunit ang mga hindi ligtas, bata man yan o matanda, hindi na mahalaga. Ang sigurado po, mamamatay ang lahat. Lahat ng tao ay mamamatay anumang oras. Ikaw ang lalaking iyon. Tingnan po natin sa Biblia, Ecclesiastes, chapter 8, mula verse 5. Ecclesiastes 8, mula verse 5. Ang sumusunod sa utos ay hindi mapapahamak at malalaman ng isipan ng matalinong tao ang panahon at daan. Sapagkat bawat bagay ay may kapanahunan at paraan, bagaman ang kabalisahan ng tao ay mabigat sa kanya. Sapagkat hindi niya nalalaman ang mangyayari, sapagkat sinong makapagsasabi sa kanya kung paanong mangyayari? Sabi, ang sumusunod sa utos ay hindi mapapahamak at malalaman ng isipan ng matalinong tao ang panahon at daan. Ngayon, may problemang dapat na pag-isipan sa tamang panahon. Habang nabubuhay tayo, maraming mga bagay ang dapat pag-isipan sa tamang panahon, ngunit gumagawa tayo ng mga desisyon na hindi nalalaman yung hinaharap. Kaya sabi, sapagkat bawat bagay ay may kapanahunan at paraan, bagaman ang kabalisahan ng tao ay mabigat sa kanya, sapagkat hindi niya nalalaman ang mangyayari, sapagkat sinong makapagsasabi sa kanya kung paanong mangyayari? May mga bagay na dapat pagdesisyonan sa tamang panahon nang hindi natin alam ang hinaharap. Minsan, sasakay ba ako sa tren o sa bus ngayon? Lalabas ba ako ngayon o hindi? Laging may mga problema ang dapat pagdesisyonan. Minsan, nagagalit sila dahil dapat
pa silang gumawa ng desisyon na hindi nalalaman yung hinaharap. Kaya laging may mga problemang pinagpipilian tulad nito. Ngunit nagagalit ang mga tao sapagkat kailangan nilang gumawa ng desisyon at dahil hindi nila ito o na hindi nila alam yung hinaharap. Sa ganitong paraan, dahil kailangan gumawa ng desisyon ng mga tao at hindi nila nalalaman kung ano ang mangyayari sa kanila sa hinaharap, silang mga hindi ligtas ang talagang namumuno lang sa kanilang buhay. Kasi lahat ng iyong lakad siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin, yan ang sabi sa Kawikaan 3:6. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang hinaharap, doon sa mga ipinagkakatiwala sa Kanya ang kanilang buhay, pinapangunahan niya sila. Dito o doon, gayunpaman, ang mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos at sila ang namumuno sa kanilang buhay ay nabubuhay ng malaya sa mundo. Kinagagawa nilang desisyonan kung saan sila pupunta o kung saan sila dapat pumunta ayon sa sarili nilang pag-iisip. Ganyan sila. Kaya tingnan natin ngayon sa Lucas. Luke chapter 13 verse 1 hanggang 3. Lucas 13 verse 1. Nang panahong iyon, mayroong ilan na naroon na nagsabi sa kanya tungkol sa mga taga-Galilea, nang dugo ng mga iyon ay inihalo ni Pilato sa mga alay nila, at sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo na ang mga taga-Galileang iyon ay higit na makasalanan kaysa lahat ng mga taga-Galilea dahil sila nagdusa ng gayon? Sinasabi ko sa inyo, hindi, subalit malibang kayo magsisi, mapapahamak din kayong lahat tulad nila. Pinatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea noon, ngunit nahalo ang dugo sa handog para sa Diyos. Kaya nang sabihin nila kay Jesus na gumawa si Pilato ng masamang bagay, sinabi ni Jesus sa kanila, eto, akala ba ninyo na ang mga taga-Galileang iyon ay higit na makasalanan kaysa lahat ng mga taga-Galilea dahil sila nagdusa ng gayon? Sa palagay ba ninyo namatay sila dahil sa mas maraming kasalanan? Hindi po ganito. Sa lahat ng ito, namatay sila. Ano ang dahilan? Dahil malapit sila kay Pilato. Ibig sabihin, tignan mo ito at matuto ka sa nangyaring ito. Kaya malibang kayo magsisi, kayong lahat ay mapapahamak ding tulad nila. Sa verse 4 hanggang 5, o ang 18 na nabagsakan ng tore sa Siloam, at sila'y napatay, inaakala ba ninyo na sila'y higit na may sala kaysa lahat ng taong naninirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Subalit malibang kayo magsisi, kayong lahat ay mapapahamak ding tulad nila. Gumuho noon ang gusali sa Siloam na pumatay sa 18 katao. Sabi niya, inaakala ba ninyo na sila'y higit na may sala kaysa lahat ng taong naninirahan sa Jerusalem? Hindi po. Hindi sila namatay dahil gumawa po sila ng mga maraming kasalanan. Namatay sila dahil naroon sila. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi. Subalit malibang kayo magsisi, kayong lahat ay mapapahamak ding tulad nila. Ang kamatayan ng hindi ligtas, ito po ay maaring mangyari anumang oras. Dahil may mga bagay na dapat pagdesisyonan sa tamang panahon na hindi nalalaman ng hinaharap. Kahit mamatay ang ibang tao, isip ng iba hindi ako mamamatay. Ngunit isang araw makikita nila ang kanilang sarili sa kalagayan kung saan sila ay mamamatay. Kaya ikaw ang lalaking iyon. Kaya nga ang ibang mga masasama ay nabubuhay ng matagal. Maaring mamatay ang tao bagaman bata pa sila. Nabubuhay tayo ngayon sa malayang mundo. Ang kamatayan ay hindi usapin ng sinuman. Gayunpaman, bagaman ang mga naligtas na namatay, sila ay namatay ayon sa plano ng Diyos. Narito pa ang isang bagay. Narinig natin ito habang ipinapamuhay natin ang ating buhay. Sabi nila, ang taong gaya niya ay dapat mapunta sa impyerno. Ganito mag-isip ang tao, ngunit hindi nila naiisip na maging sila ay papunta rin sa impyerno. Kaya may mga masasamang tao, at ang masamang tao ay dapat na mapunta sa impyerno. Dahil masama raw siya, kaya iniisip ng mga tao, kailangan niyang mapunta sa impyerno. Ngunit hindi nila iniisip na sila iyong taong iyon. Ikaw ang taong iyon. Sila ang mga taong mapupunta sa impyerno, ngunit hindi nila ito alam. May ipapaalam ako sa iyong isang pahayag. Alam niyo po noon, noong 1997,
mayroon pong isang survey na ginawa sa United States at tinanong kung sino ang malamang na mapupunta sa langit. 79% sa mga sumagot ay sinabi si Mother Teresa. Gayunpaman, 87% ang mga sumagot, nilagay nila ang sarili nila sa first place. 79% lang si Mother Teresa. Nang tanungin kung mapupunta sila sa langit, 87% ang nagsabing mapupunta sila sa langit. Kahit ang pinakamasamang tao na mapupunta sa impyerno, sabi niya, hindi ako pupunta sa impyerno. Ganito ang isip nila. Ikaw ang taong pupunta sa impyerno, ngunit hindi mo ito nalalaman. Sinabi ng mga Israelita, ang mga tao sa Sodoma at Gomora ay nagkasala ng maraming bagay. Bumaba ang apoy mula sa langit at hinatulan sila ng Diyos at namatay. Ngunit, inisip nila na mapupunta sila sa langit at pagpapalain sila ng lubos, hindi gaya ng mga taga Sodoma at Gomora. Bumaba ang apoy mula sa langit sa lugar na yon. At akala ng mga Israelita, yun lang ay para sa Sodoma at Gomora. Hindi nila kilala ang kanilang sarili. Yun ang naging problema. Tingnan natin sa Mateo chapter 11. Mateo chapter 11, simula po verse 20. Mateo chapter 11. Verse 20, kaya't pinasimulan niyang sumbatan ang mga lungsod na ginawa niya ng karamihan sa kanyang mga makapangyarihang gawa sapagkat hindi sila nagsisi. Kahabagabag ka Kurasin, kahabagabag ka Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may damit sako at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtitisan sa araw ng paghuhukom ang Tiro at Sidon kaysa sa inyo. Tingnan din natin yung verse 23. At ikaw, Kapernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang sa Hades? Sapagkat kung sa Sodoma at Gomora ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa iyo, nanatili sana iyon hanggang sa araw na ito. Sa verse 24, at ikaw, Kapernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang sa Hades? Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa iyo, nanatilisan na iyon hanggang sa araw na ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtitisan sa araw ng paghuhukom ang lupain ng Sodoma kaysa inyo. Kaya nga ang mga taga Sodoma at Gomora na tumakbo ang buhay sa sukdulang kahalayan, nakatanggap ng higit na dakilang kahatulan ng higit sa mga taong iyon, ay nagkamali at inisip na mapupunta sila sa magandang lugar sa langit. Ikaw ang siyang mapupunta sa impyerno, sabalit hindi nila alam. Bagaman malinis sila, tignan, tinanggi nila si Jesus. At bagaman nakita nila ang lahat ng mga himala at kapangyarihang ipinakita ni Jesus sa kanyang pampublikong buhay, hindi nila tinanggap si Kristo. Ito ay masigit at seryosong kasalanan kaysa sa mga moral na kasalanan. Ang mga ganitong tao ay mapupunta sa impyerno, subalit hinahatulan nila ang iba. At maraming tao ang hindi nakakaalam na mapupunta sila sa impyerno. Ikaw ang lalaking iyon. Tignan din natin Roma chapter 2. Mula verse 1. Roma chapter 2 simula verse 1. Kaya't wala kang maidadahilan o tao, maging sino ka man na humahatol, sapagkat sa paghatol mo sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayong mga bagay. Subalit nalalaman natin na ang hatol ng Diyos sa kanila na nagsisigawa ng gayong mga bagay ay ayon sa katotohanan. At inaakala mo ba ito o tao na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay at gayon din ang ginagawa mo na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos? Tinrato na parang mga aso ng mga hintil at sukdulan silang hinatulan ng mga Hudyo. Ang chapter 1 ng Roma ay tungkol sa kasalanan ng mga hintil. Ngunit sinabi ng Biblia na ang mga Hudyo ay hindi masigit sa kanila. Kaysa verse 3, at inaakala mo ba ito o tao na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay, ay gayon din ang ginagawa mo na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos?
ang mga hintil ay hahatulan ng Diyos. Ngunit, naisip mo ba, mga Hudyo, na hindi kayo hahatulan? Nagkakamali ka. Sinabi ni Jesus ito sa mga Hudyo. Sa Matthew 23:33, kayong mga ahas, sabi niya, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makakatakas sa kahatulan sa impyerno? Iniisip nila noon na mapupunta sila sa langit. Ngunit hindi nila lubusang kilala ang kanilang mga sarili. Kaya nga sa Matthew chapter 7, verse 22, sa araw na iyon ay maraming ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalahis ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko kayo kilala. Marami pong tao ang gumagamit ng talatang ito at iniisip nila na hindi sila kabilang dito. Hindi nila iniisip na sila yung paaalisin. Sabi nila, gumagawa ako, bagaman hindi pa sila kailanman na ipamanganak muli, na born again, pero naglilingkod daw sila. Nagpakahirap akong ibahagi ang salita ng Diyos, gumawa ako ng himala, nagpakita ng kakayahan. Iniisip nila na hindi sila kabilang dito. Ngunit alam niyo po, ginagawa nila ito at ang katotohanan, hindi pa sila kailanman na ipanganak na muli. Kaya nga hindi lahat ng nagsasabi sa Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Anong ibig sabihin ng gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit? Sinabi na tanging ang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos ang makakapasok. Kung babasahin sa Matthew 7, ano ang kalooban ng Ama? Sabi sa verse 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo, na may damit tupa ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Kaya bagaman magsuot sila ng damit tupa, pero tupa ba sila? Hindi po. Hindi ka maaaring makapunta sa langit kung ikaw ay masamang puno. Ang masamang puno ay hindi magiging mabuting puno. Walang katuturan ng pagtayo ng bahay sa buhangin. Dapat itong nakatayo sa bato. Ito ang dahilan kung bakit maaari lamang mapunta sa langit ang isang tao kung naborn again na siya. Ngunit maraming tao nagsasabi, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan. At sa iyong pangalan gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Iniisip nila na hindi sila kasama rito. Sabi nila, hindi ako mapupunta sa impyerno. Marami akong ministry, nahihirapan ako sa paggawa. Subalit kailanman, kahit ganun ang ginagawa nila, hindi sila na born again. Alam niyo po, kaya nilang kumuha ng mga pastor hanggat gusto nila, bagaman hindi pa sila born again. Alam niyo, asong gubat ang nasa loob, ngunit nakasuot sila ng mga balat tupa sa labas. Ito ang masamang puno. Ngunit nagsasabit sila ng mabubuting bunga. Gayunpaman, ikaw ang lalaking iyon. Gaano ito nakakatakot kung sabihin ng Diyos, hindi kita kilala. Sa araw ng muling pagbalik ng Panginoon, tiyak na ako ay kukunin. Kung ikaw, hindi ka makukuha, sabi nila. Ako lang ang kukunin ng Panginoon, ngunit isa ka sa mga taong maiiwan. Pero, dapat pag-isipan, baka ikaw ang taong iyon. At ngayon, hinuhusgahan ng mga tao ang mga banal. Walang ingat tungkol sa moralidad na maaaring isang maling pagkaunawa. Tingnan niyo po ito. Minsan, may mga hinuhusgahang Kristiyano alinsunod sa moral standard. Halimbawa, sa Iglesia ng Diyos sa Corinto, ganun ito nagsimula. Ngunit mayroon doon ng apat na pangkat sa Iglesia ng Corinto. Anong klase ng church ito? Parang ganun. At ito ang Iglesia ng Diyos sa Corinto at talagang mayroong kasalanan at kawalanghiyaan sa church na nangyari. May isang lalaki nga na nakipagrelasyon sa kanyang madrasa. Itinawalag siya. May usaping legal din doon. At may mga kwento na may mga taong namatay na dahil sa disiplina sapagkat nalasing sila sa pag-inom ng alak. Ininom nila yung banal na alak, yung pong ginagamit sa sakramento. Hinusgahan pa nila si Pablo na isang apostol nang walang ingat at maraming mga problema talaga sa church nila. Natali sila sa mga moral na mga bagay at yung mga may kahinaan, sinabi nila, yan ba ang church? Ngunit ano po ang sinabi ng Panginoon? Sinabi niya na kukunin niya ang lahat ng mga taong ito sa pagbabalik ng Panginoon. Bakit?
sapagkat totoong born again sila. Kaya ano ang nauuna bago moralidad? Buhay po. May mga taong nagsasabi, may moral kami. Maring may mga moral talaga sa totoong buhay, ngunit hindi sila makakapunta sa langit kung mayroon lamang silang moralidad. Bawat reliyon sa mundo ay nagtuturo ng moralidad. Ang tanong, mayroon ba silang buhay? Sa buhay, kapag lumipas na ang panahon, hindi ito maganda morally, ngunit binabago ito noong kumilos na ang Diyos ang Panginoon sa kanya. Ngunit dahil lang doon, masasabi ba na makakapunta ako sa langit dahil may moralidad ako? Ikaw, hindi ka makakapunta sa langit dahil immoral ka. Ang tanong, mayroon bang buhay? Kung may buhay, babaguhin yun ng Diyos. Ang buhay at ang moralidad ay magkaugnay. Ngunit, kailangan buhay muna, susunod moralidad. Ganyan po dapat. Tignan po natin sa 1 Corinto chapter 4. 1 Corinto chapter 4 verse 15. Sapagkat bagaman nagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala naman kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ay ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang church ng Corinto ay ang mga taong naborn again talaga sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, sa araw na darating ang Panginoon, tingnan natin sa 1 Corinto chapter 15:51. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa rapture. 1 Corinto 15 verse 51. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sabi niya, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Gaano kaya naginhawaan ng mga taga-Korinto noong narinig nila ang salitang ito? Maraming mga banal sa Korinto ang namatay dahil pinarusahan o dinisiplina sila ng Diyos. Ngunit ang lahat ay babaguhin sa araw ng muling pagbabalik ng Panginoon. Bakit? Sapagkat born again talaga sila sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kapag nakikita ng mga hindi mananampalataya ang kakulangan ng mga ligtas, sinasabi nila, ayaw kong matanggap ang ganyang uri ng kaligtasan. Ngunit, kung ang taong iyon ay born again na at ikaw ay hindi pa, ikaw po ang hahatulan sa harapan ng Panginoon. Tama po? Kaya ang nadadaya ng Diablo ay sila po na hindi na born again, hindi na ipanganak na muli. At ang taong hindi na ipanganak na muli, gaya ng sabi ng Panginoon, siya po yung nadadaya ng Diablo. Ikaw ang taong nadaya ng Diablo. Ganyan po ang nangyayari. Ngayon pag-isipan natin ang tungkol sa mga ligtas na banal. May mga nagsasabi, kahit na hindi ako nakatira sa church, kahit hindi ako nag-church, mas maayos ang relihiyosong buhay ko kaysa sa inyo. Natanggap mo ang kaligtasan at masigasig ka sa church life mo. Ngunit natanggap ko rin ang kaligtasan. Kailangan ko pa ba talagang maging konektado sa church? Na manatili sa church? Dahil nasa labas ako, sapagkat hindi ako konektado sa church, wala akong problema o alitan sa ibang tao. Sa halip, magagantipalaan ako kasi nabubuhay ako ng marangal, malinis at matuwid na buhay. Maaring may mga problema sa mga banal habang nasa church at maaaring may mga kahirapan. Kaya makakatanggap ako ng masigit na gantimpala kaysa sa inyong nasa church, sabi niya. Gayunpaman, isang ilusyon po ang pag-iisip na gaya nito. Ang taong kabilang sa mga ligtas ay siyang makakatanggap ng gantimpala. Siyang nananatili kasama ng mga ligtas. Makakatanggap ako ng malaking gantimpala sapagkat mas maayos ang buhay ko kaysa sa mga taong konektado sa church. Yan ang sabi nila. Mas mabuti ako kaysa sa mga taong hindi pa nababago. Gayunpaman, ang taong hindi makakatanggap ng gantimpala ay ang taong nadaya ng Diablo. Isipin niyo po si Abraham at si Lut. Gaano kalinis sa aspetong moral si Lut? Siya ay isang taong matuwid na nanirahan sa Sodoma.
Sabi, sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw, ay lubang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Si Lot ay matuwid din po. Siya mismo ay maliligtas sa apoy. Bakit? Patuloy na kumilos ang Diyos kay Abraham at Sarah noon, ngunit si Lot ay napahiwalay kay Abraham. Natanggap ni Abraham ang dakilang gantimpala, ngunit si Lot ay pinili ang mamuhay ng malinis. Gayunpaman, siya ay maliligtas lamang sa apoy. Ibig sabihin nito, ikaw ay hindi gagantimpalaan sa hukuman ng mga Kristiyano. Kaya mahalaga sa mga naligtas sa pamamagitan ng Biblia ang magkaroon ng ugnayan sa church. Ipapaliwanag ko po ulit ito mamaya. Ngunit ang pagiging konektado at ang pagiging hindi konektado sa church ay napakalaking bagay po. Ang mga konektado sa church ay ang mga sila po na malalaman na talagang magkakaroon sila ng gantimpala. Sila na hanggang sa huli nanatili sila. Malinaw na iniutos sa atin ng Panginoon na manatili tayo sa church na siyang katawan ni Kristo. Ngayon pag-isipan natin, mayroong iglesia sa Laodicea na nakalagay sa Biblia. Sinabi nila, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng ano paman. Kaya yun pong Laodicean Church, sabi nila, ako'y mayaman, kami ay mayaman. Ngunit ano ang sinabi ng Panginoon sa kanila? Malinaw niyang sinabi sa kanila, kayo'y mga maralita. Kayo ay mga mahihina sa spirito. Gaya rin ito ng pagsasabi ng ikaw ito. Kaya ang Laodicean Church, bagaman inisip nilang mayaman sila, pero para sa Diyos, maralita sila, mahina sa espiritu. Tingnan natin Revelation chapter 3. Apocalypse chapter 3 verse 17. Ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Sabi nila ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Ano ang sasabihin ng Panginoon sa kanila? Ang maralitang tao ay ikaw. Sinabi nila na sila ay mayaman, ngunit sabi ng Panginoon na sila ay mga maralita. Mahihina sa spirito. Sa verse 18, ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng ganito, ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay umaman. Ang ibig sabihin dito ng ginto ay pananampalataya. At hindi lamang basta pananampalataya, kundi pananampalatayang dinalisay ng apoy. Napakadalisay na pananampalataya na dumaan po sa maraming pagsubok. Hindi ba pinili ng Diyos, sabi po, ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya? Kaya ang mga magkakaroon ng malaking pananampalataya ay ang pagiging mayaman. Kaya kapag tinutukoy ang taong may malaking pananampalataya, sabi ng Panginoon, ang mga taong ito ang mayayaman. Sinabi ng mga banal sa Laodicea na mayaman daw sila. Ngunit ang mga kapatid sa iglesia ng Smyrna, on the other hand, ay talagang mga mahihirap. Sila ay salat. Ngunit ano ang sinabi ng Panginoon sa kanila? Ikaw ay mayaman. Kaya sinabi ng Panginoon sa church sa Smyrna na sila ay mayayaman at sinabi naman sa church ng Laodicea na sila yung maralita. Sinabi niya sa church ng Smyrna, napakalinaw, ikaw ay mayaman. Ano ang tinitignan at hinahatulan ng Panginoon? Nakikita niya ang mga mayayaman sa pananampalataya na sila po ang tunay na mayayaman. Kaya hindi ibig sabihin kapag marami kang yaman, ay mayaman ka na. Ang pagiging mayaman, umaalwan sa pisikal, ay hindi ibig sabihin na mayaman. Kundi ang tunay na kayaman ay ang pagkakaroon ng tiyak na pananampalataya. Ang pagkakaroon ng tiyak na pananampalataya ay mas higit pa. Hindi ba? Mahirap ka ba dahil mahirap ang buhay mo? Hindi po. Piliin yung maging mahirap sa mundong ito, ngunit mayaman? Saan? Mayaman sa pananampalataya. Sa buhay pamilya,
Ang paring si Eli po noon ay may dalawang anak na lalaki, sina Hophni at si Phinehas. Silang dalawa ay nagkasala sa harapan ng Diyos, ngunit hindi niya sila sinaway sa pamamagitan ng pagbabala sa kanila. Ang mga anak ni Eli ay naging masama. Pananagutan ito ng kanilang ama. Tama po? Kaya anuman ang ating ginagawa, dapat po nating sikapin na maakay ang ating mga anak sa landas ng kaligtasan. At kung may mga magulang na hindi pa po ligtas, dapat sikapin ninyong maakay sila sa mga bisig ng Panginoon. Ngunit kung naging pabaya kayo sa pag-akay ng inyong mga anak, maging ang inyong mga magulang sa kandungan ng Panginoon, maaari kang maging ganoong tao na nadaya na rin ng demonyo, ng diablo. Kaya nga, nagsisisi ang paring si Eli. Pinanood lang niya habang tumatalikod ang mga anak niya sa Diyos. Dapat sinaway niya sila nang napakatindi at tiniyak niya na manumbalik sila, ngunit hindi niya ito ginawa. Tayo rin po ay may responsibilidad sa ating mga anak bilang mga magulang. Tama po ba? Alam niyo po si Abraham Lincoln ay masipag magbasa at masipag din mag-aral, kaya galit sa kanya ang kanyang tatay noon. Iniisip kasi ng kanyang ama, sabi ng ama niya, ang tao dapat marunong lang magsulat ng kanyang pangalan at hindi na mahalaga yung mag-aral pa. Yan ang isip ng tatay niya. Ngunit isang araw, sinubukan ng ama ni Lincoln na magsulat ng kasunduan upang ibenta ang bahagi ng kanyang lupa. Ngunit noong tinignan ni Lincoln, nang mabuti ang nilalaman ng kasunduan, nakalagay doon na binibenta niya ang buong lupa sa ganoong halaga. Kasi sinabi nung anak si Lincoln, Tay, isang bahagi lamang ang binenta mo, ngunit nakasulat dito sa kasunduan na yung buong lupa natin ang binenta mo. Kaya nagulat ang tatay niya. Ano? Sabi niya. At sinabi niya, sige, mag-aral ka na, mag-aral ka. Magbasa ka pa ng libro. Sa ganitong paraan, ang bawat tao ay kayang gawin ng anuman sa kanilang mga anak ayon sa kanilang sariling hatol. Hindi po ba minsan nangyayari yan? Hindi ako magiging ganyan, sabi natin. Ngunit maaaring maging ganun ka. Nakasulat ito sa Biblia, hindi po ba? Pagkatapos mamatay ni Saul, halimbawa, ipinanganak niya si Isbosheth. Tinutulungan ni Abner si Isbosheth at ang general na umaalalay kay David ay si Joab. Ang dalawang ito, si Abner at Joab, ay nakipaglaban sa isa't isa. Nung una, sinabi ni Abner, kumuha tayo ng 12 kawal at maglaro sa pamamagitan ng paghila at pagsaksak sa isa't isa. Kaya sa huli, 24 ang bumagsak at namatay. At sa kainitan ng labanan, napatay si Abner ang kapatid ni Joab. Kaya dapat ding patayin ni Joab si Abner. Ngunit sinabi ni Abner kay Joab, patayuin mo ang mga kabataan at magpaligsahan sa harap natin. Dahil lamang po sa sinabi niyang ito, naging napakakomplikado ng sitwasyon. Gayunpaman, hindi lamang ito kwento ng sinuman. Minsan sinasabi natin, oh, paano kaya nagawa iyon ni Abner? Bakit niya sinabi iyon? Gayunpaman, maging sa ating pamilya, nakapagbibitaw tayo ng mga salitang walang ingat at nagdudulot ng hindi pagkakasundo-sundo sa pamilya. Maging ang relasyon sa pagitan ng mga anak at magulang ay napapasama dahil sa mga maliliit na pagkakamali dahil sa salita. At maaari itong magdulot ng malaking problema sa pamilya. Sapagkat maaaring itong mangyari sa atin at hindi basta kwento ng ibang tao, ang mga bagay na ito nakasulat po sa Biblia. Alam niyo po, sa buhay Kristiyano natin, maaaring isipin natin, paanong nagawa ni Solomon na tumalikod ang kanyang puso sa Diyos? Sa ganoong kadakilang karunungan na mayroon siya. Maaaring sinasabi natin ito, hindi ako gagaya sa kanya. Ngunit tanong, sino pong makapagsasabi? Sinong makapagsasabi na hindi mangyayari sa kanya ang nangyari sa mga tao dito rin po sa Biblia? Tingnan po natin ang paliwanag ng Biblia, Unang Hari, Chapter 3. Unang Hari, Kapitulo 3. Chapter 3, verse 3.
Minahal ni Solomon ang Panginoon at lumakad sa mga tuntunin ni David na kanyang ama. Kaya lang, siya'y nag-alay at nagsunog ng insenso sa matataas na dako. Sabi po dito na minahal ni Solomon ang Panginoon. Tingnan din natin, Unang Hari, chapter 11, verse 1. Si Haring Solomon ay umibig sa maraming babaeng banyaga, sa anak ni Faraon, sa mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonia at Hiteo. Kaya minahal talaga ni Solomon ang Panginoon, ngunit ang problema, minahal din niya ang mga babaeng banyaga. At sa paglipas ng panahon, napalayo ang puso ni Solomon sa Diyos. At kalaunan ay sumunod po siya sa mga Diyos-Diyosan dahil sa dalawang bagay na minahal niya at ang bansa ay nahati sa dalawa. Ang dahilan kung bakit napalayo ang puso ni Solomon sa Diyos ay dahil sa dalawang bagay na minahal niya ng sabay. Dapat Diyos lamang ang minahal niya. Gayun din, maaari rin tayong lumakad sa parehong landas sa ating Christian life gaya ni Solomon kapag nagmahal din tayo ng dalawang bagay. Hindi lamang ito tungkol kay Solomon. Kasi David ay nagsisi at bumalik sa Diyos at hindi na hinayaang mangyari uli ang parehong bagay noong siya ay sinuway ni Nathan. Ganon din po sa ating Christian life. Nagsisi si David at binigyan siya ng Diyos ng anak na lalaki si Solomon. Binigyan ng Diyos binibigay ng Diyos ang pagpapala sa mga taong nagsisisi at nanunumbalik sa Kanya. Dahil wala na tayong sapat na oras po, ngayon naman, titignan din naman natin yung mga positibong paraan sa ating main scripture, yung mga positibong pananaw. Mula kanina, ibinahagi ko po sa inyo mga negatibong kahulugan ng talatang ito, ngunit ngayon pag-isipan naman natin yung positibo. Kung minsan sinasabi natin, wow, ang galing naman ng taong iyan. Nakapagpatayo siya ng malaking kumpanya at ang taong iyon ay malaki ang naiambag sa bansa. Ngunit, tingnan niyo ako, bakit ganito ako? Ngunit alam natin kung ano ang pinakadakilang gawa. Ang ibig ko pong sabihin, malaking bagay na natanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Wala pong hihigit pa sa dakilang gawain ng Diyos ang pagliligtas. Wala nang ihigit pang dakila kaysa sa paniniwala sa Diyos ang tagabaglikha at kay Hesukristo na sinugo ng Diyos. Kaya po ang pananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo ay talagang napakalaking usapin. Ang mga sumasampalataya sa Kanya at nagkaroon ng kaligtasan ay nakagawa na po ng dakilang gawain. Gaano po kadakila ang mas katuparan sa atin ng layunin ng Diyos? Alam niyo po, isang araw po, si Napoleon ay nagtungo sa isang mamahaling hotel, kasama po ang kanyang assistant. Pagkatapos po nilang kumain, nalaman ng kanyang assistant na hindi niya pala dala ang kanyang pitaka. Kasabi po ni Napoleon, huwag kang mag-alala, ako na ang magbabayad. Ngunit hindi niya rin pala dala ang kanyang wallet. Karagdagan nito, si Napoleon ay nag-disguise lamang po, nagsuot lamang ng kasuotang pangkaraniwan, kaya hindi po siya nakilala ng mga tao na siya yung emperador. Kasabi po ng assistant sa may-ari ng hotel, paumanhin po, ngunit nakalimutan po namin ang aming pitaka. Pahintulutan niyo po kaming umalis upang makuha namin agad ang aming pitaka. Ngunit, ang may-ari po ay nagdudat nagsabi, paano ko kayo mapagkakatiwalaan? At nagsimula na siyang magalit at nagsalita ng masasamang bagay. Ngunit ang isa sa mga empleyado ay nagsalita at sinabi, bakit hindi natin sila pagkatiwalaan? Sinasabi naman nila na magbabayad sila at ang empleyado ang nagbayad para sa kanila sapagkat siya ay nagtitiwala o nagtiwala sa kanila. Pagkatapos po ng ilang sandali, ang assistant ay nagbalik at ibinigay sa may-ari ang pera. At nagtanong siya, magkano ba ang hotel, buong hotel? Nais ko itong bilhin. Nabili ko ito ng 1.8 million pesos, sabihin na natin ganun. Kasi sa palagay ko, maipagbibili ko ito ng 2.4 million. Kaya magkasundo tayo, pinirmahan ng kontrata, pagkatapos binigay po iyon sa empleyado. Mahulaan niyo po ba kung ano ang sinabi niya sa empleyado?
Ganito ang sabi niya, ito ang halaga ng pagtitiwala sa emperador. Siya po kasi ay ang emperador na si Napoleon. Kaya ang empleyado ay nagtiwala sa emperador, kaya ang bunga natanggap niya ngayon ng buong hotel. Gaya po nito, hindi po kailangan na gumawa tayo ng dakilang bagay upang makagawa tayo ng dakilang bagay. Ngunit tayo na po ang mga nakagawa ng dakilang bagay sa harapan ng Panginoon, simula po, noong tayo ay naniwalang pupunta tayo sa langit at tiyak na nagkaroon tayo ng kaligtasan. Dapat po ninyong malaman na ang pananampalataya ay isa ng napakalaking dakilang bagay. At ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay ang kalooban ng Diyos. Ang tanging ginawa ko lamang ay ang manampalataya. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalatayang iyon, makakapasok ka na sa langit. Ang magnanakaw sa kabi ni Jesus sa krus ay naligtas rin din naman po. Sa Luke 23:43, at sumagot siya, katotohan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Itunuturing po ng Diyos na dakilang bagay ang pagsampalataya kay Kristo sa Diyos. Dakila po kung makapagpapatayo tayo ng isang malaking kumpanya sa buhay natin. Ngunit sa paningin po ng Panginoon, higit na dakila kung maliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Kilala niyo po ba si Mephibosheth? Anak siya ni Jonathan sa Biblia. Siya po ay pilay. Ngunit siya po ay pinagpali ni David dahil mayroon pong tipanan noon si David at si Jonathan. Pinakitaan po siya ni David ng kabaitan. Si Mephibosheth ay pinagpala na makakain at makainom sa hapag ng hari, bagaman siya po ay pilay. Tayo rin po ay mga miserableng makasalanan. Ngunit nagkaroon po tayo ng pribilehyo na makakain at makainom kasama ang Panginoon. Tayo po ay higit na pinagpala ng Diyos kaysa sa naranasan ni Mephibosheth kay David. Tama po ba? Ang pribilehyo na magsaya sa hapag ng Panginoon at mabuhay na kasama niya ay ibinigay sa atin simula nung maligtas tayo. Nung tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at lumakad sa pananampalataya, marami po tayong, maaari na po tayong purihin ng Panginoon. Tayo po ay mga taong papupurihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng paglakad ng ayon sa pananampalataya. Ang mayamang lalaki ay naghandog mula sa kanyang kasakanaan, ngunit sa kabilang banda ang babaeng balo, naghandog ng maliit na handog. Ngunit sinabi ng Panginoon, yung babaeng balo ang may pinakamalaking inihandog. Ikaw ang taong iyon. Ang taong naghandog ng higit na malaki. Ang taong may wasong pag-uugali sa tithes and offering, tandaan nyo, ay ang taong higit na itataas ng Panginoon sa kanyang paningin. Ito po ang talagang totoo. Alam niyo po, sa tuwing mayroon tayong summer retreat, makikita natin ang maraming tao na ginagawa ang maaabot ng kanilang, yung abot sa kanilang makakaya para sa paglilingkod. Gaya nito, noong ang alipin ni Abraham ay may kasamang 10 kamelyo at nakiusap kay Rebecca na bigyan siya ng maiinom, siya ay nagbigay ng tubig, hindi lamang para sa alipin, kundi para din sa 10 kamelyo. Napag-alaman po na kaya ng kamelyo na uminom hanggang sa 80 liters ng tubig. Kipag-isipan po natin, kailangan niyang gumugol ng 2 oras para mapainom lahat ng kamelyo. Tiyak na ito po ay nag-uumapaw na paglilingkod. Nakapagbigay siya ng tubig para sa alipin at sa mga kamelyo. Tiyak na ang alipin ni Abraham ay nagulat din po. Maring sabi niya, paano nagkaroon ng ganyang klaseng babae sa mundong ito? Paano niya nagawa ito? Alam niyo po, mayroon pong mga kapatiran na handang magsakripisyo para sa mga gawain sa church at gayon din ay maraming mga kapatiran ang nagnanais na maipangaral ang ebanghelyo. Ang alipin po ni Abraham ay anino ng Holy Spirit. Sa kabilang banda, ang alipin ni Abraham ay namanghari naman noong masaksihan niya si Rebecca, gaya po nito. Mayroong mga tao sa church at namamangha din po ang Espiritu Santo kapag nakikita kayo niya. Kapag nakikita sila ng Holy Spirit, maring sabi ng Holy Spirit, oh, mayroong mga tao, mga born again na naglilingkod kagaya ni Rebecca. Mayroong mga tao na kayang kumilos ng mabuti, gaya noon. Mari po tayong maging ganoon.
mayroon po tayo sa church na kayang bigyang kaaliwan ang ating mga kapatid na kagaya ni Gayo. Ikaw ang lalaking iyon. Maring ang iba sa atin ay magiging gaya ni Gayo. Maring po kayo ay maging kagaya ni Filimon na madaling magpatawad. Kaya ikaw ang lalaking iyon. Maari po na kayo'y maging kagaya ng mga tauhan sa Biblia. Maari po kayong maging ganoon, tama po ba? At bago mamatay ang Panginoong Hesus, binasag ni Maria ang sisidlan ng mamahaling pabango. At marami rin pong tao na binabasag ang mamahaling sisidlan ng pabango sa proseso ng paglago sa church. Kaya ikaw po ay kagaya ni Maria. Magagawa natin itong sabihin, tama po ba? Na ikaw din ang taong iyon. Sa balagay po ba ninyo ay sino ang pangunahing tauhan sa kasaysayan kung pag-iisipan natin ito? Napakarami pong dakilang tao sa mundo at kung titignan po natin ang aklat ng mga dakilang tao, sino po ang pangunahing tauhan ng kasaysayan? Nung lumabas si Abraham sa Ur ng mga Kaldeyo, maring sinabi ng mga tao, "Oh, iiwanan ni Abraham ang lugar na kanyang minamahal dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos at magtutungo sa lupain ng Kanaan." Ngunit si Abraham na tumungo sa lupain ng Kanaan ayon sa salita ng Diyos ay ang pangunahing tauhan sa kanyang kasaysayang iyon. Tama po ba? Ang mga Israelita na nanirahan sa Ehipto, umalis sila. Sila ang mga pangunahing tauhan sa kasaysayan. Hindi po ang Egypt noon ang pangunahing tauhan, ngunit ang mga Israelita na lumabas sa Ehipto, sila ang pangunahing tauhan sa kasaysayan. Sino po ba ang bida ng kasaysayan sa panahon ni Jesus? Sina Pedro, Santiago, Juan, Andres. Ang mga taong ito na iniwan ang lahat ng bagay upang sumunod kay Jesus at nakibahagi sa kanyang kagalakan at kalungkutan. Sila ang bida ng kasaysayan. Sino po ang pangunahing tauhan? Ang mga naligtas at nabubuhay sa katotohanan, sila ang tauhan, mga pangunahin sa kasaysayan. Tingnan din natin 2 Corinthians. Chapter 6, verse 9. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 9. Waring mga hindi kilala, gayon may kilalang kilala, tulad sa naghihingalo at narito, kami ay buhay. Gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ng marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng bagay. Sabi, waring mga hindi kilala, gayon may kilalang kilala. Ang mga taong sikat, ang mga taong sumusunod kay Jesus, sila po talaga ang taong sikat. Kaya tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ng marami. Sa katunayan, ang mga pinakamayayaman na tao sa lahat ay ang mga Kristiyano, ang mga taong taglay si Jesus. Kung nasa iyo si Jesus, nasa iyo na lahat. Sino ang mayayaman sa mundong ito? Ikaw ang taong iyon. Ang mga ligtas, nasa kanila ang lahat ng mga bagay. Maraming mga churches sa buong mundo, pero iniisip ng iba. Oh, gaano kaya kabuti kung nabuhay ako noong panahon ng sinaunang iglesia? Gaano kabuti kung nakapakinig ako kay Apostol Pablo habang siya ay nangangaral? Napakabuti kung mapapakinggan ko si Pedro habang siya ay nangangaral. Sana ay nabuhay ako sa sinaunang iglesia. Ngunit ang sinaunang iglesia ay hindi lamang ang sinaunang iglesia, di po ba? Ang ating church ay hindi rin naman ordinaryong church. Ang church natin ay nabibilang din doon. Hindi ba? Tama po? Napakahalaga nito para sa atin. Ang Panginoon ay buhay at sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. Ang church na iyon, kasama ka. Ang church kung saan tayo nabibilang ay ang church na nasa Biblia. At ngayon, sa katapusan ng panahon, nagtatalaga po tayo ng mga church leaders. Kaya kapag halimbawa po, may taong inilagay sa paglilingkod bilang church leader, bigla sasabihin niya, binigyan niya ako ng walang kwentang paglilingkod. At maaari sasabihin niya, ikaw na lang ang gumawa niya, hindi ko kaya. Ganito po, pagkatapos tinatawag po itong kabul, nang ibig sabihin ay parang walang halaga.
Sa palagay ko, walang sino man sa inyo ang nag-iisip ng ganito na parang walang silbi, walang halaga yung paglilingkod nyo sa church. Walang ganito na nag-iisip kung kayo man ay may posisyon o wala sa church. Alam nyo po, napakahalaga ng posisyon. Yung pagiging leader sa church. Tignan po natin, Unang Hari, chapter 9. Unang Hari, chapter 9. Chapter 9. Sa ikalawang kronika pala, 2 Chronicles chapter 8, verse 2. Ikalawang kronika, chapter 8, verse 2. 2 Chronicles chapter 8, verse 2. Muling itinayo ni Solomon ang mga lungsod na ibinigay ni Huram sa kanya at pinatira roon ang mga anak ni Israel. Dito po, isang lalaki na ang pangalan ay Huram na maraming ginawa upang maipatayo ang templo ni Solomon at dahil tumulong siya kaya ibinigay ni Solomon kay Huram ang lupa na ito na nasa Galilea. Ngunit pagkatapos na matanggap ni Huram ang lupa at makita ito, hindi niya ito nagustuhan kaya tinawag niya ang lugar na iyon na Kabul. At pagkatapos ay pinangalanan niya ang isang rehiyon sa Galilea na Kabul. Ang ibig sabihin po ng Kabul ay walang halaga. Kasi sinabi niya kay Solomon, gamitin mo na lamang para ito para sa iyong sarili. Sinuulin niya ito. Kaya dito sa chapter 8 verse 2, muling itinayo ni Solomon ang mga lungsod na ibinigay ni Huram sa kanya at pinatira roon ang mga anak ni Israel. Dito makikita natin na muli itinayo ni Solomon ang mga binigay sa kanya ni Huram at pinatira ang maraming tao roon. Gayunman alam niyo po, ang Panginoong Hesus sa mga sumunod na panahon ay nagtrabaho at nanggaling siya sa mismong gitna ng Galilea kaya naging sentro ng Ebanghelyo ang lugar na iyon. At aktibong ipinangaral talaga ang Ebanghelyo sa lugar na iyon. Ngunit pagkatapos na makita ni Haring Huram ang kaloob na ibinigay ni Solomon, hindi niya ito noon nagustuhan. Kaya ibinalik niya ito kay Solomon bilang lupain ng Kabul, ngunit hindi niya nakita ang kahalagahan ng lugar na iyon kasi sinabi niya, hindi ko talaga gusto ang lupain ito. Kaya nung tinignan niya ang lupain ibinigay ni Solomon sa kanya, para bang ito ay walang halaga sa kanyang mga mata. Kaya ibinalik po niya ito na nagsasabi, ang lupain ito ay Kabul, na isang malaking pagkakamali para po sa hari. Hindi nakita ng kanyang mga mata na darating ang Panginoon, ang Panginoong Hesus ay manggagaling, siya ay isa ring taga-Galilea. At ang sentro ng Galilee region, kung saan nagtiis lamang siya ng kaunti pa, magiging sentro pala ito ng Ebanghelyo ni Jesus, ngunit hindi ito nakita ni Huram. Kung pag-iisipan natin ito, kwento ng ibang tao ito, kundi hindi lang kwento ng ibang tao, kundi pwedeng kaparehas din sa atin. Dapat mayroon tayong matang nakakakita at dapat magkaroon tayo ng matang nakakakita kung ano ang mahalaga, ngunit wala tayo ng ganung mga mata minsan. Kaya maring sabihin natin, Kabul, kung gagawin ko ito, magiging malaking kawalan ito sa iyong pananampalataya. Kaya kahit anumang posisyon ang ibigay po sa atin, kung patuloy mo itong mamaliitin, ikaw ay magiging Kabul. Hanggang dun lang. Ngunit kapag binigyan ka ng pagkakataon upang makapaglingkod,
At kung tinanggap mo ito bilang malaking bagay, kung gayon ikaw ay magiging taong nakakaalam kung ano ang halaga nito, di ba? Hanapin po natin sa Genesis chapter 27, sa verse 39. Genesis chapter 27, verse 39. Sumagot si Isaac sa kanyang ama, "Tignan mo, papalayo sa taba ng lupa ang iyong tahanan at papalayo sa hamog ng langit sa itaas." Dito po, isa itong pagpapala para sana kay Esau at ang lugar kung saan siya naninirahan ay walang kinalaman sa katabaan ng lupa. Sinabi dito na ito'y mula sa itaas, babagsak ang hamog ng langit. Dahil si Esau ay nabubuhay noon ayon sa kanyang sariling pananaw, kaya wala siyang kinalaman sa pagiging mataba ng lupa o kahit sa hamog na bumabagsak mula sa langit. Tignan din po natin ang Biblia sa Deuteronomy chapter 33, verse 28. Deuteronomy 33, verse 28. Kaya't ang Israel ay ligtas na namumuhay, ang bukal ni Jacob sa lupain ng trigo at alak. Oo, ang kanyang mga langit ay magbababa ng hamog. Mayroong dalawang anak, si Isaac, si Esau at si Jacob. Gayunman si Esau ay nabuhay na walang kinalaman tungkol sa hamog na nanggagaling sa langit, kundi ibig sabihin nito na si Jacob, Jacob at ang kanyang mga ina po na naroroon sa lugar na iyon kung saan bumababa ang hamog mula sa langit. Maaari nating isipin na ang hamog na ito ay anino ng biyaya. Ngunit si Esau ay isang tao na nabubuhay na wala ang biyaya ng Diyos. Ito ay lugar kung saan bumababa ang biyaya ng Diyos, gaya ng hamog na bumabagsak sa mga Israelita at sa mga inakpo ni Jacob. Gaano kabuti na nasa lugar ka kung saan pinapabagsak ng Diyos ang biyaya? Kapag nagpalaki tayo ng mga anak halimbawa, pakiramdam natin talagang kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Gaano kabuti na matanggap ng ating mga anak ang biyaya ng Diyos? Pero ang biyaya ba ng Diyos ay ito yung pagpasa ng iyong anak sa universidad? Hindi ko po sinasabi na wag na tayong magkolehyo, hindi po. Pero nasaan ba ang tunay na biyaya? Biyaya na nahulog kina Jacob at sa kanyang mga ina po, saan bumababa? Sa church, sa iglesia. Kaya sabi, narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ito ay gaya ng hamog sa Hermon na pumapatak sa mga bundok ng Zion. Kung saan bumabagsak ang hamog, kung saan nabubuhay ng magkakasama na nagkakaisa ang mga kapatiran, ay doon bumababa ang biyaya. Kaya nga sa mga taong nasa church, mga tunay na naligtas, ay sila ang mga taong tumatanggap ng pagpapala o ng biyaya. Ang Esau ay lugar kung saan wala pong hamog, samantalang ang Jacob, Jacob, ay lugar kung saan bumabagsak ang hamog. Kaya napakahalaga po na mamuhay na kasama ng mga ligtas. Sino po ang tatanggap ng gantimpala? Silang mga nag-iingat ng kanila pong posisyon. Ikaw ang taong iyon. Tingnan din natin, awit. 134. Awit number 134, simula verse 1. Hali kayo, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na lingkod ng Panginoon na nakatayo sa gabi sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong banal at ang Panginoon ay papurihan. Pagpalain kanawa ng Panginoon mula sa Zion, siyang gumawa ng langit at lupa, kayong lahat na lingkod ng Panginoon na nakatayo sa gabi sa bahay ng Panginoon. Ang tahanan po ng Panginoon sa Bagong Tipan ay ang church. Ang tao na nakatayo sa bahay ng Panginoon at nakatayo maging sa gabi,
silang mga nakatayong matatag sa kanilang posisyon, maging sa madilim na gabi ng buhay. Sila ang mga taong tatanggap ng biyaya ng Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Tayo po ang mga pupurihin kung pangahawakan natin ang ating posisyon hanggang sa huli. At yung mga naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, dumadaig sila sa mga pagsubok at bibigyan sila ng gantimpala. Sila din ang mga taong pupurihin ng Panginoon. Kaya nga po sa 1 Pedro 1.7, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Kaya mayroon pong kapurihan, kaluwalhatian, karangalan. Ang taong nakapasap sa pagsubok ng pananampalataya, ang taong ito ay makakarinig sa harapan ng Panginoon, ikaw ang taong karapat dapat papurihan. Ikaw ang taong iyon. Ang taong nag-iingat ng kanilang posisyon maging sa madilim na gabi ng buhay, ang taong nakakapasa sa gitna ng kahirapan, sila ang mga taong papupurihan. Ang mga tao din po sa mundo na nagiging mayaman dahil sa interest, may mga tao na nag-i-invest na sa maliit na pera at pagkatapos ay nakuha yung jackpot at nagkaroon ng madaming pera. Subalit sa totoo lang, kilala niyo po ba kung sino ang taong nag-i-invest ng husto? Yung mautak sa investment. Sino po sila? Sila ang mga Kristiyano. May mga tao na mahusay mag-invest sa mga taong mahusay mag-invest sa mundo. Sila po ay nag-i-invest ng husto at kumikita ng maraming pera. Gayunpaman, may mga tao po talaga na nakakatanggap ng hustong interest kahit na hindi sila magaling mag-invest. Silang mga nag-i-invest naman kay Kristo, Jesus, ay magiging mayaman sa interest. Para maunawaan nyo, halimbawa po, kung mayroong tao, halimbawa, na nag-donate ng 40,000 upang itayo ang Seoul Central Church Building, sa tuwing magtitipo ng mga Kristiyano dito at nagagamit ng gusto ang building, nadaragdagan ba ang inyong interest, yung interest niya o hindi? Hindi magwawakas sa 40,000, subalit patuloy na tumataas ito. Kaya mula nung naitayo ang Seoul Central Church noong 1994, mahabang panahon na po ang lumipas, sama, pansamantala, ang church ay nagamit, ang mga tao ay naligtas, kaya konektado ito at doon. At magiging sa buong mundo, ito ay konektado. Kung nag-donate ka ng 40,000, ang interest ay mula sa 40,000 na principal. Ang interest ay patuloy na nadaragdagan. Gayun din, ang mga naligtas dito, mag-i-evangelize sila abroad. Kapag tayo po ay pumunta sa Panginoon, tayo ay nag-donate ng maliit, subalit ito ay magiging malaking gantimpala. Kung tinulungan mo ang isang member at ang Christian life niya ay napabuti at nag-evangelize siya ng ibang tao at ang kanyang kapamilya, siya ay patuloy. Tuloy-tuloy yung evangelism. Sa paraang ito, lahat po ay konektado sa buhay nung nag-donate o nag-alaga ng isang brother o sister. Kaya paglipas ng panahon, ang maliit na bagay na ginawa natin sa Panginoon ay hindi biglang nawawala, subalit lahat po ay konektado at may interest. Yan po ay nadaragdagan ng interest. Tingnan po natin ika-unang hari, chapter 20. First Kings chapter 20 verse 11. First Kings chapter 20 verse 11. At ang hari ng Israel ay sumagot at nagsabi, sabihin niyo sa kanya na hindi dapat maghambog ang nagbibigis ng sandata na parang siya ang naguhubad nito. Ito po ang sinabi ni Haring Ahab ng Israel nang siya ay lumaban kay Haring Ben-Hadad. Si Haring Ben-Hadad ay humihingi ng sobra-sobrang mga bagay, kaya bilang resulta nagkaroon po ng digmaan. Subalit inakala ni Haring Ben-Hadad na mananalo siya, kaya sinabi niya ito kay Ahab. Sabi niya, hindi dapat magambog ang nagbibigkis ng sandata na parang siya ang naguhubad nito. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi dapat magambog ang nagbibigkis ng sandata na parang siya ang naguhubad nito? Ibig sabihin nito na hinuhubad ng sundalo ang kanyang baluti pagkatapos lamang na manalo siya sa labanan. Tama? Ibig sabihin, suot mo pa ang iyong baluti, nangangahulugang ikaw ay nasa labanan pa rin. Tama po?
Hindi pa tapos, kaya huwag mo munang aalisin. Huwag mo munang isiping panalo ka na. Hindi pa na ang baluti ay tinatanggal kapag ang sundalo ay nagwagi na sa labanan. Ganon din po tayo. Ang ating buhay ay nagpapatuloy. Gayun din ang pagkakataon upang manalo ng premyo, ng gantimpala. Kaya hindi pa po natin nalalaman kung sino ang makakagawa ng mahusay. Hindi natin alam kung ang kahirapan sa ating buhay ay mababaw o masihirap pa. Dahil ang buhay natin ay nagpapatuloy pa sa harapan ng Diyos. Kung tayo man ay magiging mabuti o masama, ito ay magpapatuloy pa din. Tayo ay magiging mga tao na magtatanggal ng ating sandata, kailan? Sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya hanggang sa manalo tayo sa digmaan, pakiusap panatilihin nating nakasuot sa atin ang baluti. Nang sa gayon, hindi tayo magkamali gaya ng taong nag-alis ng kanyang baluti na nag-aakalang panalo na siya sa digmaan. Ang ating Christian life po ay patuloy po. Kaya hanggang sa araw na dumating ang Panginoon, dapat nating ipamuhay ang ating buhay ng may pag-iingat. Kaya natutunan po natin ito, ikaw ang taong iyon at ipinaliwanag ko yung negative side at positive side ng bagay na ito. Ikaw ang taong iyon. Ngayon manalangin na po tayo. Ama naming Diyos na mahabagin, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin ng iyong mahalagang dugo. Hinayaan po ninyo kaming mabuhay sa huling panahon ng kasaysayan. Ipinaalam sa amin ang Ebanghelyo, pinagkatiwalaan kami ng mahalagang misyon. Nawa ay palaging sumaamin ang Panginoon upang magawa namin ang gawain ito ng husto. At kumilos po kayo sa amin upang kami ay magamit ng mahalaga sa church na siyang katawan ng Panginoon. Pamunuan po ninyo ang aming buhay upang kami ay tumanggap ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Sana po palaging sumaamin ang Panginoon sa lahat ng aming mission, maging yung pong Japanese mission at ang world mission, at ipakita po ninyo ang inyong pagkilos at kapangyarihan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.